13 ng Disyembre, Biyernes, ang paggunita kay Santa Lucia, Dalaga at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan? Para silang mga batang nakaupo sa mga plaza at nagkakantahan at nagrereklamo ang ilan sa kanila. Tinugtog namin ang plauta para sa inyo, pero ayaw niyong sumayaw. At nang umawit naman kami ng malungkot na awit, ayaw niyo rin namang umiyak. Ganito rin ang nangyari. Dumating muna si Juan na nag-aayuno at sabi ng mga tao, inaalihan siya ng demonyo. At saka dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi ng mga tao, lasenggo at matakaw, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunpaman, magaling ang karunungan ng Diyos sa mga gawa nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, magaling ang karunungan ng Diyos sa mga gawa nito. Noong panahon ni Jesus, laging pinaglalaban ang istriktong pamumuhay ni Juan at ang tila happy-go-lucky na pamumuhay ni Jesus. May nagsasabing isa sa kanila ang peke, dahil ang isa ay sira ulo sa ilang, samantalang ang isa naman ay lasenggero sa siyudad. Subalit, hindi nakikita ng mga pariseyo at eskriba noong panahon ni Jesus ang pagtatalaban ng mga pinahahalagahan o values ni Juan at Jesus. Hindi sila salungat sa isa't isa. Sinasabing pinangunahan ni Juan ang mga alagad na mag-ayuno para sa kasalanan ng Israel. Samantalang pumarito naman si Jesus upang ipagdiwang ang paghahari ng Diyos tulad ng isang bangkete sa kasalan. Isang propeta si Juan na nanawagan ng pagsisisi, samantalang si Jesus naman ang kinatawan ng Ama upang pumasok sa isang malalim ng ugnayan sa sangkatauhan. Tinatawag ang Kristiyano na sabay na mabuhay bilang propeta ng pagsisisi sa kasalanan at bilang daluyan ng awa at pagpapatawad ng Ama na maging simbolo ng panawagang magteka at tanda ng pag-ibig ng Ama. Ito nga ang karunungan ng langit. Pagsasagawa, napakasaya ng taong ang batas ng Panginoon ang kanyang kinalulugdan. Ikaw, ano ang gabay mo sa buhay?